Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, i-pera-perasuhin natin yung mga doon sa Middle East and dito sa Hong Kong. So meron na namang disclaimer dyan na, meron na namang mga ano dyan na mag-iinarte na masyado ko daw binababa yung mga ibang mga lugar. Ayan, so hindi, kinocompare ko lang para may choices yung mga viewers ko kung gusto nilang magtrabaho sa Middle East or dito sa Hong Kong. Ayan, so sa Middle East, yung sahod is nasa 21 to 22,000. Dito naman sa Hong Kong is 34,000 every month. Ayan, so at, oh my God, bagyo guys! Grabe! Ayan, so bagyo dito malala. Ayan, so maririnig nyo yan dyan. Ayan, so aside from sahod, dito sa Hong Kong is maliit lang yung bahay. Minsan parang bahay lang din sa Pinas, 700 square feet, 500. Ayan, so meron lang dalawang kwarto, isang CR, kusina na maliit, and living room, ganun lang. Sa Middle East is up and down yung mga bahay, tapos ang lalaki ng kwarto, tatlo yung CR. Ayan, so meron silang kitchen na napakalapad, and ayan kasi yung ano, bahay ng amo ng kapatid ko. Ayan, so meron silang dalawang tatlong fridge at tatlong refrigerator, dito sa amin isa lang. Ayan, so ang kwarto ng kapatid ko is sobrang lapad and ang laki ng kama niya. Ayan, so ang akin, sakto lang akong makaupo. Ayan, ganito lang yung kwarto ko dito. And sige nga, ipapakita ko sa inyo. Ayan. So, ganyan lang siya. Ayan, nakikita niyo ba? Ayan. Higaan ko, magulo pa. And ayan yung mga gamit ko. Ayan. So, ayan yung kwarto ko. Sa kanya, napakalaki. And, doon kasi guys, walang CCTV, kaya pwede mong mamagic yung mga gawain mo. Pwedeng yung iba nagsasayaw-sayaw pa yan habang gumagawa. And mani-mani lang yan sa kanila. Dito, kailangan mong busisiin maigi kasi dito, napakaliit lang ng bahay. And mapapansin nila agad kapag merong dumi dyan o ganun. Kaya mapapansin nila agad. Kaya parang mas pagod pa nga kami dito na nagtatrabaho sa Hong Kong kasi oras-oras, minuto-minuto nakikita kanila. And dito kasi guys, merong CCTV. Samantalang doon sa Middle East is wala. Ayan. So kaya nakakapetex yung mga domestic helper doon. Yun, lalo pagka mabait yung amo mo is nakaka-cellphone ka talaga malala. Ang advantage lang dito sa amin is may day off kami every week, and pagka may holiday is meron din kami noon, nakaka-avail din kami ng holiday. Ayan, so doon sa Middle East wala. So sa dalawang taon ka din dyan na nagtatrabaho and non-stop yun. Ganun yung sa kapatid ko, and naawa ako kasi hindi man lang siya, nakakagala siya sa mall, nakakagala siya, pero kasama niyong mga amo niya, hindi katulad sa akin na naiikot ko yung buong Hong Kong ng ako lang, and malaya ako kasi day off ko yun. Nakakapag-shopping ako, siya kahit gusto niyang bumili ng mga gamit, lahas, hindi niya nagagawa. Sabi niya, magpapaalam daw siya bago siya umuwi, nabibili daw siya. Ayan. So, ayun din yung isang advantage and comparison ng Middle East and Hong Kong. And also, doon sa Middle East is pag napunta ka sa mabait na amo, hayahay ka, sagana ka sa pagkain, wantosawa ka dyan. And then, meron namang iba na madamot sa pagkain, pero mostly dito sa Hong Kong, madamot talaga yung mga tao dito. Madamot sila sa pagkain, guys. And dito kasi isang beses lang sila kumakain ng kanin or dalawang beses lang sa isang araw. And wala yan silang pakialam kung kumain ka dyan o hindi. Ayan, so mostly talaga dito ka talaga sa pagkain, nahihirapan yung mga katulong dito sa Hong Kong. So pera mo talaga yung ilalabas mo para makabili ka ng gusto mong pagkain, and mabibili mo naman yun. Lahat ng Filipino food doon sa Central, magastos nga lang. Pero kung sa sahod naman natin na 34,000, makakagastos tayo doon na sabihin natin 5,000 sa pagkain, and sa kung ano sa day off natin is okay na yun. Ayan, so may matitira pa din sa atin na sa 29,000. Ayan. So, ano pa ba?
dito sa Hong Kong is maliit lang yung bahay, and mapapansin talaga nila kapag nagpetiks ka. And dito masyado talaga silang maarte, guys, hindi katulad doon sa ibang bansa na hindi ganun kabusisi yung mga amo. Dito kahit kunting halimbawa, eto kutsara, ilalagay pa to sa plastic, ilalagay pa to, ibabalot pa to. Napaka ano talaga, arte talaga dito. Dito ko talaga susuko sa kanila, sa kaartihan nila. Samantalang doon sa Middle East, walang ganun-ganun. Ipangpasok mo yan dyan sa bag lahat, ganyan. Tapos na yung gawain mo. Ganun yung sa ano kapatid ko. Ayan. And doon sa kapatid ko is mabait yung amo niya. So, nakaka-cellphone siya always and nakaka-TikTok. Dito sa Hong Kong, walang TikTok dito. Merong TikTok, pero magkoconnect ka sa wifi ng amo para makaka-TikTok ka. Kasi kapag data lang yung gamit mo, hindi ka makakagamit ng TikTok dito. Ayan, so ako wala akong TikTok ngayon. Ayan. So, ano pa ba yung ika-comparison natin? Sa amo naman is marami ka nga lang amo doon sa Middle East, kasi yung mga pamilya doon is marami kong mag-anak, kasi bawat anak sa kanila, guys, may pera sa gobyerno. Kasi yung Middle East, example yung Kuwait, is mayaman sila sa gold. So every yung buwis na binabayad ng kumukuha ng gold is dinidistribute yun ng government nila sa mga members sa family. So the more na madami kang anak, the more na madami kang pera na makukuha doon sa paayuda nila, ganun. And dito naman sa ano Hong Kong is tatlo lang halimbawa yung amo mo, apat, ganun. Sa akin tatlo lang sila, and mas madali siyang pakisamahan, and walang masyadong nag-uutos. Pagka natapos na yung utos nila is wala na, kasi tatlo lang. Doon madami talaga sa Middle East, and ayun yung medyo nahihirapan yung kapatid ko. Utos yung isa, utos yung isa. And doon, yung paplansyahin mo talaga is malalaking abaya, yung ano, mahaba yung mga damit nila. Ayan, so dito sa Hong Kong, yung pinaplansya ko lang is yung mga gusutin lang na damit, yung ibang mga t-shirt nga ng amo kong babae, hindi ko na yung pinaplansya. Yung pantalon lang, pinaplansya ko yan, and yung mga damit na mga gusutin and pang alis. Pero yung mga pang bahay, wala na akong pakialam. Sa lalaki naman, kasi parati siyang naka-office attire, so ayun yung pinaplansya ko. Sa bata, yung uniform lang niya papasok sa school. So dito ang bilis lang mag-plansya, ang bilis lang ng mga gawain nga lang. Nakakaano nga lang, kasi pag natapos na ako, nahihiya na ako kasi wala na akong ginagawa. So nakaupo na lang ako doon sa kusina. So sabi nila, mas maganda daw umupo sa kwarto. Paano ako uupo dito sa kwarto? Aakyat ako dito sa taas ng kwarto? Paano pag tinawag ako? Kasi hindi ka pa naman oras ng pahinga. Bababa uli ako. Kaya mas gusto ko na lang sa kusina umupo para mas nandun na agad ako. And nandun naman yung cellphone ko parati. And dito sa Hong Kong, hindi naman ako binawalan ng amo ko na bawal mag-cellphone, kasi anytime chinachat niya ako kung ano yung wala dito sa bahay, kung anong ganto, kung anong ganyan. So parati kailangan nakakahawak din ako ng cellphone, and minsan nakaka-reply ako 10 minutes na ganyan. So minsan hindi ko talaga nare-reply yan, and pag uwi niyan, pag-check ko ng cellphone, doon ko lang makikita. Sabi ko, ay, nag-chat ka pala, ma'am, hindi ko nabasa. Sabi niya, okay lang, ganun. So, hindi siya nagagalit kasi naano niya naman na hindi naman ako dot-dot ng cellphone dito. Pero, pag nahuhuli niya ako, hindi naman ako guilty kasi nagagawa ko naman yung mga trabaho ko. Ayan, so, madali lang naman anuhin yung amo ko. Sana hindi siya magbago. 3 months na ako bukas. Ayan, so, yun lang naman, guys. And meron akong pagkain na baon dito. Ayan. Nagdala ako. Bawal kumain dito sa loob ng kwarto kasi nga daw baka ipisin. Pero day off ko kasi bukas. And wala akong ano. Hindi ako makakalabas kasi nga bagyo. So walang mabilhan ng pagkain sa labas. So makakatipid tayo pero wala tayong pagkain. So ginawa ko, dumiskarte ako. Simula kaninang tanghali, kumukupit ako ng kanin paunti-unti hanggang nitong gabi. Nakaipon ako ng mga isang kalahating takal ng kanin. So nilagay ko, bumili talaga ako ng Tupperware. So kayo dyan, magdala kayo ng Tupperware nyo, ha?
para in case meron kayong alagayan ng pagkain nyo. So, nagbili ako ng dalawa. So, yung isa dito is nandito sa kwarto ko. May laman na ano, ano ba to? Yung mani. Ano ba yung na mani? Magaraya. Ayan. So, paborito ko yan, yung red. Ayan. So, nilagay ko yan dito. May mga stock ako dito. And dito naman sa ano ko is kanin and ulam. Nagluto ako kanina ng sayote. Ginis ako nung tanghali. So, hindi ko siya kinain nung gabi kasi meron naman akong ulam nung gabi. Ayan. So, meron pa akong natira galing Pinas na biskit. Gusto ko sanang lagyan to ng gagawin sanang Graham's mangga. And then, pero wala akong time na lumabas. So, dalawang pack to. Si, bit-bit ko to pagpunta dito and hanggang ngayon, bit-bit ko pa din. Ayan. So, dito lang yan siya sa kwarto. And meron, pag bumili ka pala guys sa Manning's, yung parang Watson yan, pag bumili ka dun is, meron kang libre na, halimbawa makaka $40 ka, bibigyan ka nila ng voucher na $20 discounted, and then meron pa silang pa-freebies, ang dami nilang pa-freebies, and meron akong soft drinks dito sa loob ng kwarto. So, ipapakita ko sa inyo. Itutour ko kayo sa anik-anik ko dito sa loob ng kwarto. So, ayun lang guys, nawala na ako sa focus, and thank you so much for watching. Ipapakita ko sa inyo yung meron ako dito sa kwarto. Ayan. Ito yung gilid ng higaan ko. Ito higaan ko to. Hindi ko tinupi. Ito, ano to? Raisin. Isang pack. Parang ano to siya? Kalahating kilo ba? Sobra ata to kalahating kilo. Ayan. So, paborito ko to. Kasi nung bata pa ako, nagpapabili talaga ako sa mama ko ng raisin. Para kainin ko lang. So, ayan, bumili ako. Ayan. So, sa ano to, Park and Shop, $25. So, sa pera natin, $7.14. Ano siya? Nasa 190 pesos. Eto guys, soft drinks to. Ayan. So, 6 na piraso to. Ininom ko na yung isa. Ayan. So, libre lang yan siya sa Manning's. Bigay nila sa akin. Ayan. Kasi naka $100 ako doon. And eto yung sinasabi ko sa inyo na may magaraya dito. And it eto naman yung kanin. Ayan. So, nilagay ko na dito kasi hindi ako lalabas bukas. Dito lang ako sa loob. And ayan yung mga anik-anik ko dyan. Ayan. Ayan. So, nandun pa sa baba yung iba. And eto, basurahan ko yan. Ang dami kong lagas na buhok. Ayan. And then yung RDL. Eto, RDL yung gamit ko kasi sa mukha ko. Ayan. And then, eto, bigay ng amo ko sa akin para sa kamay. And eto, nilalagay ko to sa kamay ko sa gabi para hindi siya mag-dry and sa paa ko. Kasi dito guys, may BL din ako. Mahilig ako maglagay ng BL sa mukha. And then, ayan, lip balm, Katinko, Omega. Ayan, meron tayo na ito. Salon pass. Ayan, makeup pero hindi ko na ginagamit. Ball pen, notebook ko, and then, ayan. Galing pa tong Pinas, guys. 3 months na buhay. Malaki pa din. And then, lotion, and then yung naubos na RDL. Ayan. So, tinour ko na kayo dito. Nahiya naman ako sa inyo. Ayan. So, ayan lang, guys. Bag ko pala. Sige, mag-bag raid tayo. Payong, towel, sombrero. Halos lahat ng mga helper dito, nagsusombrero. Pero ako, hindi ko pa nagagamit yung sombrero ko. Bumili lang ako kasi nga nakikita ko sila. Pero hindi ko naman nagagamit. Ayan. So, buksan natin tong wallet ko. Isang day off na lang tapos sasahod na tayo. Dapat sahod natin bukas eh. Ayan. So, ito yung laman ng wallet ko. Ayan. Papakita ko sa inyo yung libre ng Manning's. Ayan. May $20 na voucher. Ayan. So, pag bumili ka doon, is meron kang discount. Ayan. So, yung pera ko na natira is 50. OMG. 50 na lang. Ayan. So, kasya to siya, guys. Isang pagkain. Isang kainan sa Jollibee. Kasi yung one piece chicken and fried rice and then, ano pa ba yung ano nun? Kasama. Ayun lang. May egg. Is $46. So, 50 to. So, may sobra pa ako na 4 pesos. Ayan. Pwede nating i-upgrade yung ano natin.
yung soft drinks natin into juice. Ayan. Uy, na nachichika ko na kayo. Ayan. So, ayan lang yung laman, guys, ng ano ko, ng wallet ko. Pero wag kayo, ha. Pagka gusto kong bumili, meron akong BDO. Ayan, ini-swipe ko lang yan. May laman yan. Wag kayo dyan. And then, may Philippine ID. Ayan. So, pambansang pagkakakilanlan. Char! Oh, bye-bye na. Love you all.